Okay, balikan natin tong replay natin na isa. So meron siyang isa siyang plant, reptile, tapos beast. So take note, yung beast, yung reptile niya sa mid ay high shield at the same time high damage. Kahit itong why so serious ay kahit 95 siya, pag kumagat siya sa aqua, 100 plus yung kanyang damage. So ito yung kailangan nating bantayan at ingatan. So ang goal natin, hindi natin or madodge natin yung ano, high shield niya. So hindi tayo magsasayang ng energy, sasabayan yung high shield niya. Tapos clear natin yung plant niya. So ganun yung dapat natin gawin. So first round, tumira na siya agad, minaximize yung vegetal bites. So tinira niya, nabawasan tayo ng isa, nabawasan pa tayo ng life. So second round, meron tayong tig apat na energy. Ay tatlo nga lang tayo eh, tatlo lang tayo kasi nanakawan tayo siya apat. So maximize na natin yung shift escape. Tinira na natin siya kasi expecting na pwedeng maglagay ng cart etong plant or medong mag-idle sa tatlong axing niya. So pwede na natin siyang bawasan. Unfortunately, hindi gumalaw lahat, so sa front tayo dadaan. Pero maganda dun, nagawa na natin bawasan yung kanyang plant. So round 3. 6 energy siya, tayo 2 na lang kasi nag-trigger tayo kanina. Okay. So balak natin dito ay i-burst na yung plant niya since nabawasan na naman natin siya. 160 plus yung natira. So kaya na natin combohin gamit yung Risky Ronin upstream na combo. So maganda dun, hindi na siya nakapag-gain. Pero meron palang isa gawa ng carrot na kanyang binitaw. So nag 4 cards naman siya sa likod o sa mid niya. Tinira niya na one of each kind. So alam natin na meron pa siyang one of each kind ng mga cards na yan. Okay, so meron siyang 3 energy following round. So alam natin na marami na itong tinira. Most probably, hindi pa kumpleto ulit yan. And then, yung beast niya ay marami ding cards. Hindi pa tumitira yung beast niya. Kaso, 3 energy lang. So malakas yung loob natin dito na mag-skip para makapag-ipon tayo ng energy. So nag-skip din siya. So parehas na yung nag-skip. So 4 tayo, 5 energy siya. Ngayon, alam natin na hindi pa nagagalaw yung beast. So expected na ang gagalaw dyan ay beast. So ang ginawa natin, nag-shield lang tayo at the same time minaximize na rin natin yung tail slap kasi hindi tayo pwedeng mag-burst doon. For energy tayo pero hindi natin kayang i-burst to. So ang ginawa natin, nag-tail slap na lang tayo at the same time nag-shield tayo sa Anemone. Alam natin na babalagbag na rin yan kasi marami siyang energy eh. So ang ginawa niya, nag-hide shield siya dito. Tapos at the same time nag-burst siya sa likod, dalawang nut. So expected na natin yan. So i-dodge natin yung shield niya kasi hindi natin kayang i-burst yan eh ng one round. Sabihin na natin itira na natin yung dalawang tail stop, isang lamb, tapos magro-riskironin tayo sa likod, hindi pa rin magiging sapat yun. So dodge lang natin, tapos gain energy. Okay. Inisip natin dito pwede nang mamatay yung Anemone natin kasi nga dalawa pa. Dalawa yung tumira, reptile pa na weakness ng aqua plus yung dalawang damage ng dalawang nut. So masakit yun, 130 plus, 120 plus, mga ganun. Ayan. So 123 dalawa. Tapos titira pa ng razor bite, croc, tapos yung lunch na masakit. Alright. So patay yung Anemone natin, pero hindi tayo mawawala ng pag-asa diyan. Marami tayong energy at the same time. Marami tayong cards, guys. So siya, 2 energy na lang, pero alam natin na hindi pa siya naglalabas ng gecko o yung critical escape niya. So ang gagawin natin dito ay ganito lang. Upstream risky, bakit? Kasi maring hindi pa natin ma-burst yan. Inisip ko dalawa pa yung gecko na hawak niya. So pag nilabas niya yun, mahihirapan tayong i-burst yung reptile na to. So ito lang yung ginawa natin. Hindi muna tayo nag-running. At the same time, alam natin ito energy lang siya, so magtitipid pa yan. So yan lang muna tayo. Okay. So 3 energy siya mamaya. Ang 3 energy ay hindi kayang patayin yung ating aqua. Maliban na lang kung 3 beses nag-critical. So alam natin yun. Ngayon, i-burst na natin sa next round itong reptile na to. Kasi wala na siyang defense. At alam natin na hindi niya na-de-depensahan yan
sa halip ang gagawin niya ay i-burst niya na gamit yung beast yung ating aqua. So ngayon, ang tira natin ay hindi na natin siya bubuhayin. Nakapag plus attack tayo gawa ng risky fish na ginawa natin kanina. Ano napansin nyo, inuna natin yung upstream bago yung risky fish para sa next round, ma-utilize natin yung damage ng Ronin. Okay, so burst na natin. Medyo na overcommit pa tayo dito, no? Pero okay lang. Ang inisip natin, makapag-shield tayo at the same time kasi nga, titira na yung beast niya. So nakapag-shield tayo, enough naman. Buti na hindi na critical yung Ronin niya dito. Kung hindi, maring natalo pa tayo. So dito, for cards na tayo. High shield man siya, hindi na siya magubuhay dyan. Alright. Win-win pa rin tayo. Okay.